Okay, so this is our first example for chapter 5, bending stress. So the simply supported beam in figure A has a rectangular cross section 120 mm wide and 200 mm high. Number 1, compute the maximum bending stress in the beam. Number 2, sketch the bending stress distribution over the cross section on which the maximum bending stress occurs. And lastly, compute the bending stress at a point on section B that is 25 mm below the top of the beam. Okay? So, ganito yung tamang procedure natin para ma-solve yung maximum bending stress. Hindi ba yung ating stress is equals to My over I? So, yung sabihin, kakailangan natin yung bending moment. And ang sabi rito sa number 1 is maximum. So, yung sabihin, kailangan natin makuha yung maximum bending. So, ganun kahalaga yung pagkuha ng moment diagram. Kasi sa moment diagram, doon natin malolocate or doon natin malalaman kung nasaan yung ating maximum bending and kung ano yung magnitude ng ating maximum bending. So, dito ko na lang nilagay yung ating figure para dito na rin natin i-drawing yung ating shear and moment diagram. So, i-drawing natin. Siyempre, bago tayo makakuha or makapag-drawing ng ating shear and moment diagram, kailangan natin masolve yung reaction. So, anyway, i-prepare lang natin to. Ayan. So, siyempre, ito ay hinge. So, this is AB. And this is RT. Okay? So, ito yung ating section. So, solve natin yung mga reaction. Okay? So, solve natin yung AV. So, mag-moment tayo sa D. Okay? Clockwise is positive. So, AB is clockwise. So, multiplied by what? 0.8, 1.2, and 1.0. This is 2.0, no? So, plus 1. So, this is 3 meters. Okay? So, minus yung 15 kilonewton magro-rotate ng counterclockwise sa D. That is 15 multiplied by 1.0. Then, yung 6 kilonewton meter, okay, magro-rotate ng counterclockwise. So, negative 6 multiplied by 3 multiplied by 3 over 2 is equals to 0. So, therefore, ang ating AB is, so, AB multiplied by 3 minus 15 multiplied by 1.0 minus 6 multiplied by 3. Okay, multiplied by 3 over 2. Okay. So, ang ating AB is 14. 14 kilonewton. So, positive, no? So, ibig sabihin, tama yung ating assumption. Ang ating AB is directed upward. Okay? So, next, puna natin yung ating RD. Ito lang. Taas natin to. Ayan. So, kung natin yung RD by summation of forces, vertical is equals to 0, upward is positive. So, ang ating RD is positive kasi upward, plus yung AB natin is 14, minus 6 multiplied by 3, minus 15 is equals to 0. Therefore, ang ating RD is equals to, okay, so x plus 14 minus 6 multiplied by 3, minus 15 is equals to 0. So, yung ating RD is 19 kilonewton. Yan. So, positive din. Ibig sabihin, tama yung assumption natin sa direction upward. So, ngayon, anong gagamitin natin para makuha yung shear diagram and moment diagram by equation method or area method? Okay, so syempre, huwag na tayong gumamit ng by equation method. Okay? So, doon tayo sa madali. Gamit na lamang tayo ng area method. So, yung mabilisan. Okay? So, sa AV. Okay? Upward yan. Tama ba? And yung ating AV is 14. So, positive 14. Okay? So, positive 14. So, magda-direct na tayo. So, positive 14. So, tumutay sa point C. Okay? Kasi andun yung
di ba, napag-usapan natin doon sa ating ano, chapter 4, kung nasaan yung ating mga ano, mga point load, ito tayo mag kukuha ng shear, okay, and moment. So 14, then punta tayo sa point C, to the left section, okay, so 14 minus ano to? 6, okay, so 6 multiplied by what? By 2 meters. So 2, so positive 2. Then ano nga bang ginagawa natin sa ano, sa pagdito yung mga point load, okay, ina-add natin or mina-minus, depende kung ano yung direction niya. So, positive 2, then pababa yung ating 15 kilonewton, so, minus 15. So, negative 13. So, negative 13. So, negative 13. So, puto naman tayo sa D. Okay? So, negative 13 sa D, okay, sa left section, doon lang tayo sa, ano, sa point C. Okay? So, ano yung nakuha natin dito na area sa DC or CD? This is what? 6 kilonewton. Okay? So, minus 6 kilonewton multiplied by 1. Yan. So, negative 19. Yan. Yun yung area method na mabilisan. Okay? Di ba kadali lang? Yan siya. And syempre, this is 0 degree. Tama ba? So, pagpunta sa shear, magiging na siyang ano? First degree. Okay? Yan. Okay? Then, ito bumaba ng negative 13. Then, first degree, same degree to first degree. So, ganun kabilis. Kung ganun kabilis ang area method sa shear and moment diagram. Hindi na kailangan ng ano, ng equation, hindi ba? Pero syempre, kailangan nyo pa rin matutunan yung the equation para kagaya nga sa ano natin, sa, tawag ito, sa chapter review. Okay, napatunayan natin na tumatama yung ating mga graph based on by equation method. Tama ba? Okay, so yan. Draw natin yung ano, yung moment diagram. Okay, so drawing naman natin yung ating moment diagram. So syempre, sa point A, zero moment yan, hindi ba? So punta tayo sa ating point C. Okay, so anong area yan? This is what? This is trapezoid, tama ba? And positive. So one half of height niya is 14, then yung height naman ito is 2. Then, ano yung ano niya? Width. Ang width niya is 2.0. So, 16. So, 16 to. Ayan. So, 16, then this is what? Negative. Okay? So, 16 minus yung area na yan. So, 1 half of what? Trapezoid dyan eh. So, 1 half of 19 plus 13 multiplied by 1.0. So, 0. Okay? Yan siya. And, syempre, yung natutunan natin dun sa chapter 4, ayan. Kapatid niya na, ni Dexter, sa, si Didi. Ayan. Then, positive, positive. So, ano to? Nasa positive side of the beam. Tama ba? So, positive. Then, nag-start sa 14, then nagpunta siya sa 2. So, that is positive decreasing. Okay? So, positive decreasing. Okay, so ganito yung figure natin. Ayan. Okay? Oops, sorry. Ayan. Okay? Ayan. Then this is what? Negative. Nag-start siya sa 13 to 19. So that is negative increasing. So negative increasing. So ito yung anyang ano, curve. Okay? Kasi ano na to eh? First degree. Then dapat ito niyan is magiging na siyang second degree. Ayan. Okay? So, yan. Ito na yung ating moment diagram. And napatunayan natin na ano, na yung ating maximum bending or yung ating yes, maximum bending moment is yung 16 kilonewton meter. Okay? So, this is our shear and this is our moment diagram. Okay? So, ngayon, so number one, yung ating maximum bending stress. Ayan. So, maximum bending stress natin is equals to M multiplied by Y over I. Okay? And, syempre, yung ating figure is rectangular. Tama ba?
So, ibig sabihin yung ating y is kalahati lang ng 200. So, ang ating y is 100. Okay? And ano naman yung ating ano? Yung ating i. Ang ating i is bh cubed over 12. Okay? Sir, bakit po bh cubed over 12? Hindi tayo gumamit ng transfer formula. Kasi yung ating centroids is nakalocate na rin mismo sa ating ayan. Ating centroids kasi ay sanit na rin. Okay, hindi la ginagamitan natin ang transfer formula kapag yung ating centroid is wala sa mismong centroidal axis. Ito kasi yung tinatawag natin na centroidal axis. So YO and XO. Or yes, yan yung ating centroidal axis. So since yung ating centroids is nakalocate sa mismong centroidal axis, ayun. Di natin kailangan gumamit ng transfer formula. So yung ating I dito is yung tinatawag natin as I bar. Ayan. IX bar. Ayan. Okay? So yung ating base is 120. Okay? Yung ating height is 200. Okay? So ito yung ating x-axis. And ito yung ating y-axis. Okay? So ngayon, yung ating base with respect to x-axis is yung 120. Okay? Yung nakahiga. So yung height natin with respect to x-axis, that is h, yun yung 200, yung nakatayo. Okay? Kaya 120 times 200 over 12. So sir, pwede po magkabaliktad dyan? Yes, pwede magkabaliktad to. Kapag ang kinuha natin is iy bar, so bh cube over 12 pa rin yan. Kaso ang base natin yan is yung 200 na. Okay? Kasi siya yung nakahiga with respect to y. Okay? And yung ating 120, siya na yung ano height. Okay? With respect to y. So, ano pong gagamitin namin, sir? Yung IX bar. Kasi, yun yung ano eh. Ganting orientation natin eh. Okay? Ganting orientation natin sa ating beam. Okay? And syempre, ito yung ano eh. Paano ba to? Sa bending stress kasi, yung ating IX bar or yung IX is, siya yung ano, maximum. Okay? Maximum moment of inertia. Okay? Or parang ano, stronger axis, yan, strong axis yung ating IX. Ayan. Okay? So, ano yung ating IX bar? So, 120 times 200 over 12. So, 2,000. Tama ba? Okay, so 2,000. So, 2,000, syempre millimeter yan. So, millimeter to the fourth. Okay? And yung y natin is 100. So, ang ating maximum bending stress is equals to m. This is 16. Okay? So, 16. This is kilonewton. Millimeter, no? Meter. So, gawin natin ano? Newton. Millimeter. So, times 10 raised to 3. Okay? Para sa kilonewton. Then, para sa millimeter. So, times 10 raised to 6. So, this is newton millimeter. Okay? Then, yung ating y is 100, kalahati ng 200 millimeter. Okay? Then, yung ating i is 2,000 millimeter to the fourth. So, ano mang magka-cancel out dyan? Cancel to. Ayan. So, matitira dito is millimeter squared. So, ngayon, yung ating maximum bending stress is 16 times 10 raised to 6. Multiplied by 100 over 2,000. Ayan. So, okay. So, may mali tayo. Sorry. Ito pala. Hindi pala natin siya na-cube. Okay. Kaya pala tatakot ba 2,000 lang to? Kasi karaniwan ng ating ano moment of inertia is malaki. Nakalimutan pala natin i-cube. Sorry. Ayan. So, may history naman. Ayan. So, cube. Ayun. So, 80 times 10 raised to 6. Kaya pala kataka ako. Yan. So, 80 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Ayan. Then, this is, yan. So, 80 times 10 raised to 6. So, history. Ayan. So, 80 times 10 raised to 6. Yeah, so 20. Okay, so 20 newton per millimeter square, so 20 mega
Pascal. So this is our maximum bending stress, okay?